kapag may mga kainan kami dito sa bahay, hindi pwedeng absent ang isda. Dahil si Nanay Rose, hindi po siya kumakain ng mga red meats. Ang favorite niya ay fish and especially salmon. So today, I'm going to teach you a recipe of baked salmon na walang cheese, walang cream, kasi talagang ayaw niya yung medyo nakakaumay. Kaya this one, na-develop ko to actually last weekend lang dahil nag-request sila ng baked salmon dish na medyo pabonggahin ko daw pero yung madali lang gawin. So today, let's prepare easy Spanish style salmon. And it's literally easy. Makikita mo kung ganong kadali ito. Medyo magugulat ka o dapat mukhang nagulat. Super duper dali. I have here one slab of salmon fillet, skin on. Kung wala namang skin, okay lang. Kung meron kayong steak, ipila mo lang dyan. So, my salmon fillet, I'm just going to season this with Japanese soy sauce. Pwede din namang ordinary soy sauce lang. Buhusan mo lang na ganyan. And some calamansi juice or lemon juice. I always have here yung napiga ng calamansi juice. Okay? Black pepper. Coarsely black pepper. And yung mga typical na nilalagay natin sa Spanish style fish, garlic. This is just sliced garlic. Yan, lagay mo dyan. Dagdagan mo kasi yung sabaw niyan, masarap na sinasabaw sa kanin. Green olives. So yung olives, hindi ko na siya pinaslice kasi what I'm going to do, ayan, medyo dudurugin kung ganito yan. I like to put sun-dried tomatoes. Optional to. Pwede ka din gumamit ng fresh tomatoes. Hiwa-hiwain mo lang. And carrots. Pwede mong ilagay lahat yan, pero ako kalahati lang ang ilalagay ko. Pickles. Whole pickles ang ilalagay ko. Buhos ko muna dito. Whole pickles. Pang-ulam din yung pickles na yan. Actually, mahilig ako sa pickles, so ilalagay ko na lahat. Medyo itotos mo yung ganyan. Eto na din kasi, kaya ko po dito yan nilagay. Eto na din po mismo yung ilalagay mo sa chafing dish. Kung ibang riregalo mo, ilagay mo sa disposable aluminum tray. And then I have here sili. I'm just going to cut my sili para lumabas yung anghang. Kurutin mo ng konti. Para nakukulangan pa ako sa soy sauce. Konti pang soy sauce para malasa. And then last, we put the olive oil. I have here extra virgin olive oil. Bubuhusan ko lang. Just enough. Hindi naman kailangan lubog na lubog yung salmon. That's it. And then just to prevent it from drying, lagyan mo lang ng konting tubig. Just a splash. And then this goes into a preheated 350 degrees Fahrenheit oven for only around 20 to 30 minutes. Ganun lang. And then meron ka ng easy Spanish style baked salmon. Super easy. So isa lang natin. Maghuhugas lang ako ng kamay. Isa lang natin. Okay, and then balikan natin after 25 minutes. Okay, it's been 25 minutes and hahanguin ko na yung ating Spanish style salmon. My gosh, it smells so good. Oh, diba? Isn't it bonggacious? So what you're going to do here is, ayan, ibe-baste mong ganyan. So it stays moist
And papalamigin ko ng konti. Bago natin yan, tikman! You can serve this with rice or with just garlic pasta. Actually, garlic pasta or pagpakulo ka lang ng pasta, ito na mismo yung i-aano mo sa kanya. Perfect na yan. Mm. Okay, now tikman na natin ang hindi natin masyadong pinaghirapan na Spanish-style salmon. O, diba? Chill ka lang, may party, pero tignan mo kung gano'ng kabongga yan. Okay, you want to see how moist it is? Oh my gosh, perfectly cooked. Tignan mo, oh. Mm. So tender. And then, ayan, pag sa buffet, buhusan mo niyan. Ah, my gosh. Now, tikman natin. Ako gusto ko maanghang, pero syempre, kailangan medyo makisama ka dun sa ibang kakain. So, hindi ko ito masyadong inanghangan. Lagyan mo na lang ng chili flakes on the side. Let's try. Yung salmon muna, hindi ko lalagyan ng anything. Sarap. Although honestly, nakukulangan ako sa alat, so pwedeng dagdagan mo pa ng konting soy sauce. Well, nasa sa'yo yun. Mm. Lasang sosyal. Mm. Isa pa with sun-dried tomatoes, pickles. Actually, tama lang pala. Hindi siya kulang sa alat. Kasi when you eat it with the pickles, the sun-dried tomatoes, ayan, with the sili. Mmm. My God. Ang sarap. And the salmon is perfectly cooked. Yun ang pinaka-importante. Do not overcook it. You can undercook it a bit kasi pag nilagay mo sa chafing dish yan, tuloy-tuloy naman ang pagluluto niyan. Kahit ngayon, it's still warm. So what are you waiting for? This is a perfect addition to your holiday menu, Sunday menu. So huwag ka na maghintay. Gumawa ka na nitong Spanish-style salmon and I'm going to see you soon.